Welcome back again to my channel. And this is Aicah here. At kung bago ka pala sa channel ko, welcome na welcome ka. Yes! So kung hindi ka pa nakakapag-subscribe te, kuya, subscribe ka na. And also, click the notification bell para ma-notify ka lagi sa mga bago kong vlogs. And yes, this month is August and kakapasok pa lang namin sa school. Yet, suspended na agad yung klase namin kasi malakas yung ulan. I'm here to share with you kung ano ba ang mga dapat mong gamhin na gamit as engineering student. Yes, I'm studying and yes, engineering ang course ko. So, without any further ado, we're going to start it na. Here we go with number one. Dapat lagi kang may dalang ball pen. Any kinds of pan sulat. We go with the ball pen, sign pen, highlighter, and also bring with you always your pencil because sometimes kapag nag-exam as engineering student, we're practicing how to shade. Although marunong na naman tayo mag-shade pero nire-require tayong mag-exam ng mga shaded kasi we're preparing for the board exam. Kasi ganun yung type ng board exam natin. Laging shaded. Why ball pens? Why ball pens? Kasi naman po, dito natin sinusulat. Sulat tayo minsan para naman maalala natin yung mga pinag-aralan natin. Sinusulat natin yung mga mahahalagang bagay sa topics na pinag-aaralan natin araw-araw. Para kung sakali man nakalimutan ng isip natin, ng utak natin yung mga topics na yon, at least, naisulat mo. And then that, number two, kung may ballpen ka, dapat meron ka ring panunulatan. Notebooks. Kung lagi sinasabi ng mga teacher natin since elementary, dapat lagi kang kwaderno? Kwaderno ba ang tawag doon? Kang may dalang notebook. Kasi dito mo isusulat yung mga topics and kung ano yung pinag-aralan nyo and kung ano yung pagkakaintindi nyo sa topics na yon. Nag-college ako, itong ganitong notebook yung lagi kong binibili. Kasi masarap siyang sulatan. Basta kung ano yung prefer nyong notebook, bilhin nyo. Ate Aix, bakit notebook? At saka naman. Para kasi siyang memory saver eh. Yung notebook natin, sinisave niya yung mga bagay na minsan nakakalimutan natin. And minsan, hindi na natin maalala kung ano yung mga pangyayaring yon o anumang... Anong topics ba yun? Yung mga ganun. Para kung sakaling nakalimutan man, pwede natin balikan. Babalikan lang natin itong notes natin at maaalala na natin ulit kung ano yung man yung isinulat nating mahalagang, importanteng bagay sa ating kwaderno o notebook. Number 3. Lagi kaming nag-e-exam sa bond paper. Or sometimes, yellow paper. Pero, ngayon, lagi na kaming bond paper. It's either long or short. Kasi, dito rin kami na the drawings and everything and so on. Dapat lagi kang magdala nito kasi ito yung mas prefer ng prof. Sinasabi ko sa'yo, laging bond paper yung pinag-e-examan namin. Quizzes or activities or assignment sa bond paper. So, always bring. Number 4. Ito ganun yung succession. So, yan. At dahil engineering student ka, aba syempre, te, kuya, dapat di ka mawawala ng calculator. Yes! This will save your life. No. This will help your life. Yeah, as I said, kasi may mga bagay na hindi natin naiintindihan. Although naiintindihan natin, pero hindi natin kayang mag-isang isolve yun. Lalo na may oras yung exam. So, kapag ganon, pag mabilis ang sagutan, ito ang gamitin natin. Kasi meron siyang solve. So, this will ease you the hassleness to solve the big problems o yung mga maahabang equations. Yes. Blessing nga ito kasi, grabe, from first year to fifth year, grabe, napaka gamit na gamit siya. Lalo na kapag ano, napakahirap ng equation. So guys, always bring your calculator, kahit may exam man kayo o wala,
dapat lagi kang may calculator. Ito ang isang sign na engineering student ka. Dapat lagi kang may calculator. And then, after that, of course, dahil engineering ka, dapat may mga reference book ka. Dapat lagi kang may reference book para meron ka rin pagkakaabalahang basahin. Tapos, may ma-learn ka pa, hindi lang sa prof mo, sa classmate mo. With your own, matututo ka rin. Always bring your cellphone. Why? Kasi sometimes, pag nagle-lesson yung teacher nyo, may binibigay siyang PowerPoint, Word, yung mga soft copy ng mga tinuturo niya sa inyo. At least, nasisave mo rin sa phone mo, and then kahit naglalakad ka or nasa biyahe, nare-review mo na rin siya, and mare-recall mo na rin yung mga topics na tinuturo niya. Kasi, minsan ganun talaga eh, nagpa-PowerPoint yung prof namin, and sinesend niya sa amin. And also, yung mga minsan, meron, di ba, may Edmodo rin. Nag-notify din sa amin. Kasi, kung din kami nagsasend ng assignments, soft copy, and then, ganun. Basta kailangan mo ng cellphone. And, of course, kapag may phone ka, dapat meron ka na ring, charger, and power bank. Kasi, hindi natin maaasahang na malulobat yung phone natin. So, always bring your power bank na may flashlight. Yan. Double purpose na rin yan. And charger. And also, kapag meron kang cellphone and power bank, dapat meron ka rin laptop. Kasi meron din doon na sinosolve na hindi kaya ng cellphone. Although may comlab kayo, pero minsan gusto mo rin mas ahead magmatuto sa mga software nyo, software applications nyo like MATLAB, mga programming, mga AutoCAD, SolidWorks, mga ganon. At least, kung may laptop ka, matututo ka na rin dun. At yung habang wala kang ginagawa, at least nakukonsume mo dun sa pag-aaral mo sa mga software na yan. Kasi kailangan na kailangan natin sa skills yan, yung mga skills natin dapat alam natin. And then of course, number 9, at I know na marami nagtatanong sa inyo kung bakit lakas ng loob ko, bakit ako nag-engineering, saan ko kinukuha yung ganon-ganon. This is it. Ito ang mga laging tanong ng mga kapwa-estudyante ng iba't ibang department. Kung nag-engineering ka, dapat meron kang lakas ng loob at tiwala sa sarili. Kasi laging magkasama yan. Lakas ng loob na harapin lahat ng bagay, mga problema sa pag-aaral mo sa engineering, anumang major mo sa engineering, and then tiwala sa sarili. Kasi, wala kang tiwala sa sarili mo, paano mo masosolbahan yung mga problema ang lagi nyo hinaharap? Eh di parang useless lang din. Kasi alam mo namang, bawal mangopya sa kaklase. So, dapat lagi kang may tiwala sa sarili at lakas ng loob. Matututunan mo rin yan naman eh. Pero masipag ka rin dapat sa mga ginagawa mo. Hindi mo naman kailangan maging matalino para maging engineering student. Kasi ako hindi talaga ako matalino. Natututunan lang talaga yan. So, dapat meron ka rin sipag na matuto, eagerness na matuto rin sa mga bagay-bagay. At curious ka lagi. Masipag, curious, tiwala sa sarili, at lakas ng loob. Magkakasama. Okay. Para kapag may tiwala ka na sa sarili mo, hindi mo na kailangan mangopya sa kapwa mo pag nag-exam at para hindi ka na rin mahuli na teacher. So, dapat mag-aral ka na rin in your own. And then lastly, number 10, dapat lagi kang may dalang faith. Faith kay God. I-surrender mo lahat sa Kanya. Yung mga bagay na ginagawa mo, mahirap man o madali. Hindi mo man maisip kung ano man ang resulta ng mga ito. Pero, always faith in Him. Kasi, everything is possible to Him. Just surrender to Him everything you do. Kasi, if you put faith in everything you do, magsasucceed ka. And then, lahat ng mga bagay na akala mo hindi mo kaya, makakayanan mo kasi kasama mo siya. So, hindi ka nag-iisa sa laban na to. Even na mahirap yung engineering, I know. Kaya nga, eto, nakaabot na tayo ng 5th year. Thanks, God. Credits lahat kay God to. So, I want to share to you na dapat lagi kang may faith kay God. And always pray for everything and anything you do. Grabe. Amazing grace. At dyan na nga po nagtatapos ang aking...
bagay na hindi ko pa nadadala na dapat ko din dalhin. So, yes, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog kong ito. And I hope I can see you soon. And I see you around. I see you around as I go to school and everywhere and anywhere and every time and everything. So, yeah. So, you can also follow me to my social medias at Instagram, Aicah here. And you can also email me at my belmontemaica1998@gmail.com if you have any concern, kung gusto mo makipag-collab or anything na gusto concern mo about sa akin. So you can message me anything, anytime and then I will reply as soon as I can. So yeah, I hope you enjoy and learn about this plan. So keep moving and have faith. This is Aicah here, always saying right here, right now, always on the go. See you in my next vlog!